Nanghingi ng state. Oops! Ito na nga mga kaibigan. Konting recap lang muna tayo dito. Game number 3! And ready mo na yung standing 1-1. Ayan na. Yun. Okay. Ayan na nga. Recap lang tayo para sa kanilang lineup dito. Para sa team Air Soul, we have your Alice, Akai, Cho, Kari, at saka naman Kaya versus... No Limit! Ayan, they will take the Leo, Mort, Kagura, Diggy, Minotaur, and the Martis. No. So ano dito? Double fighter set up for No Limit. Talagang walang limitasyon ang No Limit dito. Oo. Ano to? Nakakagulat na ito ko lang. Tapos Philippine, tsaka yung Kaja 1. 5 seconds to the enemy. So, Louis is Philippine number 1, Kaja. Kaja pala, Kaja. Tapos number 1, Mark is din si KLBJ. Ganun. Palang may mga panggulat na lineup dito. Ito yung nakaka-surprise sa mga gantong klase ng team. Lagi at lagi merong baon na bangko. Kaya nga, lagi may dalang panggulat, kumbaga. Pero dito lang sa mid lane, tama, clear lang din ang minion. Pero kung sumama si ano, sa pag-clear ng mid si Didi, mabagal mag-clear ito eh. Oo. Diba? Dapat sa offlane to, kasama to dati ni Leo Ward. Pero sumagal din naman si ano. Sumagal si Minotaur mag-clear ng mid. Oo, oh, kasi hampas-hampas. Pero si Diggy, mabilis siya pagdating sa blue. Kasi yung time bomb niya. Time bomb. Oo. Masabi. Eto. Nako, nagkakitaan. 2 against 3. Eto na, kaya may kukuhanin ng Aether Soul sa top lane. And hindi na rin yata yung contest dun sa top lane yung crab. And sa bottom lane naman, ang makakakuha would be Sky. So that's 150 gold agad. So, ang score natin for the series is 1-1. So, best of 3, ito na yung last and final game para sa series na to. Ito na, tinalian na agad dito sa middle lane. Pero 0-0 pa ang ating score, 1-1. Nako, tingnan natin dito ang... Pwede mo mapansin, pares na may tali si Kaya at saka si Diggy. Tapos si Diggy, yung sisi, tapos yung lumaking Diggy, si Kaya. Mag-ama to. Mag-ama mga kaibigan, maglabanan ng mag-ama. Pero Gio dito, 25%, 10% na nga lang mga kaibigan, pinapag-figure lang din ako, free hits! Don't think God has been taken by Kuya Kaya, pero si Kaya dito mo ang gagatihan ng kanyang anak na si Diggy at napatay din mga kaibigan. It's going to be a 1-for-1 trade na agad tayo dito. Napatay din ang Martis, without offlaner pa lang Martis. Level 3 gap ang Martis. Damage Joe, kumbaga, nakasasin emblem eh. Oo, kasi meron yung Kaya at saka ano, Akai. So may hirapan dito yung ano ah, may hirapan dito yung No Limit. Kailangan hindi nila agad mapataba yung carry dito. Kasi kung damage show, saka sa ulo ng damage show guys, sobra. Pero dito, first turtle for this game ay kukuhanin. Pero ito, sinabunutan si JP! Grabe! Ano ko, si Tira, patay si Louie, Tira, dahil ako tinamakan ng umbrella with a triple kill! Baka kagad to, with a single linya, power turn at sa bilang banda si JP dito, nakapatay niya si Kuya Troy. At mukhang turtle objective naman ang kanilang trip dito. 1-5 ang score, 4 ang napatay. Gone for the side of No Limit. Ang ganda ng combo, Minowan's Fury, tapos tinawag si Barbie, tapos si Ginyang overturn. Nagkasabay-sabay. Tapos sabay, ginalaw lang yung umbrella. Oo, kaya ano agad, triple kill. Hindi na ito, gumano lang yung umbrella. Yes, the fuck, triple kill. Triple kill na agad, wala nang double-double kill. Oo, triple kill agad. Kumbaga na. Pero so, ang tanong dito, kung yung game number 1, win yun, game number 2, win yun. Win yun pa din ba? Tingnan natin. Tingnan natin kung win yun pa rin ba ang magpapawin for this game 3. So 1-5 agad dahil dun sa triple kill na yun. Kung kanina, lamangan No Limit pagdating sa goal, kita naman, patike agad, instant 3K agad. Instant 3K ka lamang nga dito. Baliktad actually. Oh, baliktad yung pangalan. Sa taas. Red ang ano? Either Soul yung blue. Kaya pala kanina nasabi ko. So, lamang sa ang No Limit. No Limit AP. Yung red, guys. So, lamang, ang may kalamangan ng 3K would be the No Limit. Mm-hmm. So, ayan, 2 minutes. 4 minutes into our game, the score is 2-5. So, dahil dun sa turtle, pati sa triple kill ni Kagura, malaki agad yung naging goal gap para sa gantong klase ng laro. Early game pa rin to, actually, pero sa bot, sa top lane dito na ang team No Limit, masisira na siya successfully doon ng Aether Soul.
Oo, oh, no limit yun rin. Inumabas na mga kaibigan. Ayun, ayan, natama. Ito na nga, naupo, no limit dito. Kumakamada na naman ng kill, pero tingnan natin kung sa simula. Kasi, ang Irisol dito magaling sa kambakan. Oo, sanay sila. Oh. Kahit din sa mga iba nila sa pressure. Oo, sanay sila sa pressure. Pero tingnan natin kung yung pressure na binibigay dito na no limit ay kaya nilang isustain hanggang dulo. Mm-hmm. O, kung kaya ba nilang pigilan na pero dito, Jeyo, yata. Kaya riyan na nga mga kaibigan, pero napilitan lang na iba ang kanyang hinyang overturn. Eh kung mapapansin mo dito, si Sky on that Kagura 4-0-2 agad ang score. Kaya grabe na agad yung damage niya. O, tinan mo, yung burst niya. Isang combo lang niya kay Teng, half na agad yung bawas. So dito, map control din. Angat-angat dito ang team no limit. So, 2-6 ang ating score. 5 minutes pa lang into our game. And lamang ng 5 minutes na pagdating sa goal. Ang no limit. And ito, KLDJ trying to get the second turtle of this game. So, tingnan natin kung paano i-contest dito. Ito kasi actually yung crucial, yung cash sa turtle. Lalong-lalo na. Oops, nako. Pero yun na. Nakapag-turtle na ang no limit. Oh. Hindi man lang nila kinag-test. Pero okay na lang din, tama nga, play safe lang sila kasi kailangan naman nabigyan ng space dito si Kari. Pero pagdating para sa akin talaga, sa lineup din, lumang din sa lineup dito ang no limit for me. Kasi meron silang Leomord eh. Leomord, tapos Martis. Pang-cancel actually lahat, pansin mo. Kasi meron ni Martis, pwede rin pang-cancel sa mga skill. Pero din Piggy, oo. Kasi sabihin ito sa Akai. Oo, sa Akai. Pang-cancel kasi yung second skill. Sa Hurricane Dance. Sa Hurricane Dance. At ang kanaganda dito, meron silang Minotaur which is high potential tank ngayon. Na talagang most peak tank so far. Just like Grock, kumbaga. Kumbaga ngayon, kung binaban si Grock, sa iba din, meron teams na prioritizing iban si Minotaur. Tama kayo dyan. Pero problema na ito kasi pag naaban ng Grock, nakuha mo ang Minotaur, nakupo. Parang laki ng chance. Diba? Eh, wala na din halos sa tank na kayang gumawa sa ginagawa niya sa role ni Minotaur so far ngayon. Yung kasi yung Akai, ibig doon lang makaipit, yun ang dali na din kasi cancel eh. Oo, pwede i-cancel ni Cho actually. Pwede rin i-cancel. Martis, yan yung Kaya, Minotaur. Hindi na lang din ang kaya yun, di ba? Uy, grabe! Burst! Yun, grabe! Sa sunog pinatay! Grabe na agad yung damage dito ni Sky because of that 5-0-2 score. Item check nga tayo kay Kagura, direct siya sa... Yan. Clock of Destiny, ang uunahin dito. First item. Eh, since 7 minutes na, feeling ko 10 stocks na agad. Mga 7 stocks na, mag-10 na. Mga 8 stocks, 7 stocks. Kasi the more na tumatagal yung Clock of Destiny, the more na mas matakas yung magical damage. Yes. Yeah. So, 2-7 ang score natin for this game. Very aggressive dito yung... Uy, grabe! Ayun nga lang. Ayun, ganun maganda yung... pero shutdown pa rin. Mapapatay pa rin dito si Sky. Ito na nga. Naupo si MM. Hinila. Hinila sa torre. Pero backup lang. Di naman si Kuya JP. Naku, sinagulutan. Naupo, bakit ginawa mo yun? Naku-overextend ka dun. Sabay backup lang ginawa. Turn around. Back away. Nakagad dito. NL. Tatlong napatay sa kanila. Pa isa-isang pumasok. Tapos naman din kasi si Lowe naka-fleeting time na kasi nahuli niya na kanina yung si Kagura. Tapos nakahulit na naman siya ng isa. Ang difference 10 seconds lang yun eh. So, tapos na ang ulti, dalawang dalawang heal nga naman siya doon. Yun ang kinaganda doon pag naka-fleeting time kagad yung kaya. Pwede rin pati sa Digi. Naka-fleeting time din yung Digi, di ba? Yun ang magagandang support nga yun eh, fleeting time. Labanan dito ng support ko si Naga. Mas gagamit ng ulti sa tamang paraan. Yeah. 5-7 na ngayon ang ating score dito. 24k para sa no limit, 20k naman dito para sa Aether Soul. So ito na yung space created para dito sa Aether Soul para makapag-push ng, makapag-clear ng minions for lanes. Mm-hmm. At ito na nga po. Ito na. Yung next na magiging crush dito, pili ko magiging crucial siya pa nagkaubusan talaga. Kaya dapat dito i-zone out agad yung carry or pwede na i-burst na nila agad yung kaya. Yun. Sabi daw ni Mitch, galingan nyo, ilibre ko kayo lahat bukas pag nanalo daw kayo. Ayan, Mitch, kiwana. Ako may kapagka, may kakainin kayong masarap bukas. Magkanalo kayo, pero ito sa top lane ako po, JP dito. Ang ano din dito, nagiging sakit sa ulo for Aether Soul, hindi din nakapag-farm na kayo
si Aether Soul Troy using Lancho. Mm-hmm. So level 10 pa lang siya as compared to Leo Mord na level 11 na. Yung malaman, medyo na. Tsaka yung map control dito nasa ano ni, yun sa favor na naman, ng no limit. No limit, oo. So, gagawin na lang nila dyan, antayin yung mga minions na lumapit sa kanila. Pero dito, kailangan nga, tumaba dito yung carry actually. Kasi madami naman siyang, ano eh, front runner, kumbaga. Meron siyang kaya, meron din siyang akay, tapos pwede din yung choke. Hmm. Ito na ako po. Yun, Bloodlust Axe para kay Kel DJ sa kanyang Martis. Ito. Oo nga, ay, parang ang hirap ngayon ng ano, laban na sitwasyon para sa Aether Soul 5-7, ang Aries Court, M8 OTR Game Time, Unlord, eh nandiyan na. Oo. Nako, ito na sino makakakuha na ito. Tapos, ang pwede lang nila actually na pang steal, ang maganda pang steal sa Lord is yung Alice tsaka Akai. Akai, no? Akai. Ang mga kinaka-steal din niya kasi sa bagay pag pinasok mo nga naman yan, yung Rikin Dance, walang ibang makalasin. Kahit retro, hindi mo mapipindot eh. Pag iniikutan ka na niya kay ay, napakirap niya. Pero ito na, ako po. Pero hindi, ginakastil ng Lord yun, ha? Oo, yun sa Lord Guys Tournament natin. Oo, yun! Nakakuha na ni Kuya Sky. Mabilis na pagkakas, patay doon sa level 1 Lord onto this game. Oops! Uwe, nasunod na nga po. Bagay, tinawag na JP dito, oh. Gato papatay, grabe ang birth nga kagad ni Kagura dito even though na hindi na nga nagdagdagan ang kanyang kill. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-farm dito. No? Grabe yung burn niya, no? Pinapisya pa lang, wala pa lang dito. Ito no limit, madalas ko na ito nakikita sa mga ano, sa mga tournament. Pero hindi ko pa nakikita yung mga itsura nila. Madalas ko nakikita yung pangalan nila sa online tournament. Pero sa offline, hindi ko pa sila masyadong kaya sa itsura. Pangalan lang, kumbaga. Oops. Pero ito na nga na po, nagkapasok na naman. Tira dito, napatay yung market. Meron po mga papalag din talaga. Hindi rin biro na po, J.O.S. Big taken damage. Well, but killed by Kuya J.T. Pero wait, sa dagong dito para kay Troy, they really have to defend their base. Ito na nga mga kaibigan, 1-1 ang score. Sino ba magkaugi? Pero wala ding minion to. Tamang tier 3 tower lang muna. Ang kanilang mababasa dito, pati na yata sa bottom lane. Naku po, Kari. Kailangan nila sirain yan, Indra. Huwag na muna nilang ipilit na sirain yung pinaka-base, yung sinirapan, pero... Slowly but surely lang muna, kumbaga. Nako, eto na, nakita si Troy nung tinalihan ni Kuya. Hindi na ko, Sky! Nako po, na-burst niya ko lang doon ng carry, even though may dash in, dash out yan. Pero Louie dito, nako, they really have to do anything else. Dahil kung hindi, eto na, minion tower lock na nga po, mga kaibigan, tira, oh! Nako, lang po, kung tower, pero si Eden doon, napakaganda! At yun na nga, mga kaibigan, we will be now be having a semi-finalist. Tatatapas Archangel Origin, and that will be... No limit. Ayan, meron daw silang makdo galing kay Miss Yuana. Congratulations, no limit. Ayan, we'll be facing Archangel Onage onto our next bracket. Naku, napaganda na pinakita. Game number 1, win yun. Game number 2, win yun. Game number 3, eto na. Mukhang one side. Hindi man one side. Isang mabagal na laban.